Kalaban mo, sarili mo. Ang pinakakalaban talaga nating lahat, mga kapatid. Kahit sino man tayo, kahit saan tayo, babae man o lalaki, mahirap, mayaman, anuman ang kulay ng ating balat, anuman ang estado natin sa lipunan, anuman ang ambag, propesyon, trabaho, lahat tayo ay isa lang ang kalaban at yan ang ating sarili. Sure, meron tayong mga bashers, may mga kaaway, mga rival sa ating buhay, pero sa huling banda talaga ay ang pinakakalaban lang natin ay ang ating sarili. Siyempre, kasama na dito yung pinag-uusapan natin na may mga tentasyon tayong hinaharap sa araw at gabi. At yung mga tentasyon na yan ay nagpupukaw sa mga pagnanasa sa sarili natin na gawin ang mali kahit na alam na natin kung ano ang tama. Alam nyo naman yun, mga kapatid, alam nating lahat yan. May mabuti at masama, may tama at mali. At lahat yan na nagdidikta sa kalooban natin na tama at mali ay mga aspeto ng ating sarili. Ito na nga, kasama na dyan yung tinatawag nating konsensya, kasi yung konsensya natin ay part pa rin yan ng sarili natin. Lalo na doon sa pagsunod natin sa tinatawag nga nating landas ng kabanalan, nasa sarili talaga natin kung ano ang gagawin natin. Lahat ng bisyo natin, lahat yan ay nanggagaling sa sarili nating mga tentasyon na nasa kalooban natin. Lahat ng 7 deadly sins ay nasa kalooban natin. Selos, inggit, puot, kasakiman, katakawan, kapalaluan, at kahalayan. Lahat yan ay mga tendency na nasa loob natin dahil nga tayo ay gumikan sa sala, ika nga sa Bisaya, or sa Tagalog ay lahat tayo ay nanggaling sa kasalanan. Yung hindi nga pagsunod nila Adan at Eva, na dahil nga sila ang mga ninuno natin, apektuhan talaga tayo na tumigas din yung ulo natin lahat bilang tao. Tama nga na nagsakripisyo si Kristo para sa atin nga, para matulungan tayo na mabaklas yung salinlahing sumpa na yan. Pero kailangan talaga natin ay magdesisyon na sundin siya. Hindi lang tayo maliligtas sa pamamagitan ng paniniwala lang sa Kanya. Kailangan natin gawin kung ano ang sinasabi niyang gawin natin. At yun na nga yung tinatawag na landas ng kabanalan na susundin natin mula simula hanggang sa katapusan. Kalaban natin palagi ang sarili natin. Lahat ng mga buhay natin, lahat ng mga nangyayari at hindi nangyayari ay dulot sa mga nagawa natin sa nakaraan na mabuti at masama, at inipon ang mga yon para magkaroon ng resulta sa kung ano man ang inaani natin sa mga buhay natin. Kung gusto natin magbago ang resulta sa ating buhay, ay kailangan natin muna ayusin ang mga dahilan or mga sanhi na nagbunga sa mga yan. Cause and effect, yan nga yung karma. Tayo nagtanim, tayo din ang aani. At lahat ng mga naging hadlang sa atin ay ang mga sarili din natin na mga pagnanasa na hindi natin na-control. Kaya nga nakagawa ng kasalanan. So para maayos ang buhay natin ay kailangan maayos natin ang ating mga sarili. Tayo naman ang gumagawa sa karamihan ng ating mga problema. Actually, sa lahat ng problema talaga natin, tayo ang mga gumagawa niyan. Kaya nga tayo tinapon dito sa mundo ng tao dahil nga sa mga nagawa nating kasalanan sa dating buhay natin nung nandun pa tayo sa ibang mga mundo, kaya nga ay binagsak tayo dito para matuto at maisaayos natin ang ating mga mali. Kalaban natin ang sarili natin, at kung babalik ta rin ay tayo din ang kakampi natin. Tayo lang ang makakatulong sa atin sa pakikipag-away doon sa mga kasamaan na nasa loob na natin. Sa kanyang kabutihan at ang Satanas sa kanyang kasamaan, nasa loob natin yan. Naglalaban ang dalawa para sa kung sino ang manalo sa ating sarili. Bawat ginagawa natin sa kada panahon ay desisyon sa kung sino nga ang palalakasin natin sa panahong yon. Ang pagkampi natin sa Diyos o pagkampi natin sa Satanas. Si Satanas, siya yung kaaway natin. Sinasabi natin na, siya yung kaaway natin, hindi tayo yung kaaway. Pero alam nyo, lahat yan, nasa loob pa rin natin nangyayari ang mga yan. Kahit sabihin natin, yung Diyos at yung Satanas, nag-aaway yan. Pero sa huling banda, sa kung tutusin talaga natin ha, ang digmaan ay nandito sa ating sarili. Tayo yung tinatawag na battleground, dyan yung mismong lugar ng pagdigma. Dito ang mismong lugar kung saan nga nagaganap ang digmaan. Kaya dito magaganap ang ating pagtagumpay or ang ating pagkatalo. Kung gusto mong manalo, ay kailangan magpakatatag ka. Kalabanin mo kung ano ang lahat ng mga kasamaan sa sarili mo. At tanggapin mo na nandito talaga yan sa sarili mo. Huwag mong bigay yung kasalanan. Kasi siya, ginawa niya yung ganyan, kaya nahikayat ako sa kasalanan. Kasi siya,
kaya niya ako nahila sa ganyan kasi ganito yung ginawa niya. Huwag din natin sisihin yung demonyo. Huwag din natin sisihin si Satanas. Sa gayon, huwag din natin sisihin yung sarili natin sa paraan nga na makukulong tayo doon sa pag-iisip na masama tayo kung nagkamali tayo. Walang sisihan. Ang gawin lang natin dyan, mga kapatid, ay aminin natin na nasa atin talaga ang kapangyarihan na gumawa ng mabuti o masama. Tayo ang kakampi natin at tayo din ang kaaway natin. Yes, nagdarasal tayo sa Diyos para matulungan tayo na magawa yung mabuti at maiwasan yung masama. Pero ang pagtanggap ng responsibilidad bilang isang manlilikha ng ating buhay, nanilikha tayo ng Diyos sa kanyang imahe at kawangis ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan at responsibilidad na maging maayos yung sarili natin. Kasi tayo na nga ang nakakasabi na tayo ang makakagawa sa buhay natin at hindi ang iba. Kung gumagawa ka pa rin ng bisyo sa ngayong panahon, ay dahil desisyon mo yan. Kung gumagawa ka pa rin ng kasamaan kahit alam mo nang mali, desisyon mo yan. Kung nagpapaalipin ka sa mga pagnanasa ng katawan mo at ginagawa mo pa rin yung kahit alin or marami sa 7 deadly sins na sinabi ko kanina, ikaw ang responsable sa buhay mo kasi ikaw yung may hawak sa kung ano yung desisyon mo. At kung ganito ang pagtingin mo na ikaw nga ang kaaway mo, ikaw yung kalaban mo, hindi mo na binibigay sa iba na tao or bagay o pangyayari yung kapangyarihan mo para mabago yung buhay mo. Kung alam mo na ikaw din ang kalaban mo, alam mo din na ikaw din ang kakampi mo para mabago ang buhay mo. Narito ako bilang isang life coach, ritualista, para nga pukawin sa sarili nyo kung ano ang katotohanan na alam nyo na. Hindi ko ibibigay ang lahat ng mga sagot sa inyo. Pero magtatanong ako ng mga mahihirap na tanong para nga magising kayo doon sa mga sinasabi ko. Sino ba talaga ang kaaway mo? Nakikita mo ba na kaaway mo ang sarili mo? Kung sa gayon, nakikita mo din ba na kakampi mo din ang sarili mo? Ang tanong, ano ba ang pinaglalaban mo? Sino ba mananalo? At saan ka ba papunta? Maraming mga tanong na kailangan nating sagutin at mabibigat pero napaka-importante para malaman mo kung ano nga ba talaga ang mangyayari sa buhay mo. Ano nga bang pinaglalaban mo, kapatid? Pinaglalaban mo ba ang kabutihan o kasamaan? Responsable ka ba talaga sa buhay mo o binibigay mo ang kapangyarihan mo sa ibang tao, pangyayari o bagay na sila ang magdedesisyon para sa'yo sa kung ano ang magiging buhay mo? Huwag mong sisihin kung ano yung ginawa ng mga magulang mo or ng ibang tao sa'yo kaya naging ganyan ka. Maaring yun nga, nagpaalipin ka kasi hinayaan mo lang na sila ang magdesisyon para sa'yo. At nandyan ka pa rin doon sa sitwasyon na yan, naisip mo na ako, hindi ako makaalis dito. Pero sinasabi ko nga sa'yo, kapatid, na kaya mong gawin kung talagang gugustuhin mo. Pwede kang umalis, pumunta ka sa ibang lugar kung masyado kang naapektuhan doon sa mga tao, bagay at mangyayari kung nasaan ka. At dahil doon ay hindi mo mabago ang sarili mong buhay, ibahin mo yung kapaligiran mo at mas madali mo magbabago ang sarili mo. Kung yun ang kailangan mong gawin, then gawin mo. Pero kahit nasaan ka, kapatid, kung hindi mo baguhin ang sarili mo at yung pananaw mo sa sarili mo, daladala mo pa rin yung kaaway mo. Kasi yung mindset natin tungkol sa sarili natin, yun ang kailangan nating ayusin. Kaya harapin mo kung ano ang sarili mo. Makakatulong nga yung tinuturo ko na mindfulness meditation, napapanoorin mo yung hininga mo, at mas ma-oobserbahan mo ang lahat ng mga iniisip mo sa buhay mo. Mas makikita mo rin kung paano yung pag-react sa katawan mo doon sa mga paligid mo, at makakatulong nga ang pag-journal doon sa mga lahat ng tanong na sinasabi ko dito. Kung halimbawa na rinig mo yung mga tanong na sinasabi ko kanina, isulat mo at pag-isipan mo talaga ng mabuti ang mga yan para matuklasan mo kung ano ang katotohanan para sa sarili mo. Huwag mo lakuhin ang sarili mo kasi ikaw talaga ang may hawak sa buhay mo. Lalo na sa kung ano yung pakiramdam mo sa sarili mong buhay, ikaw ang may control niyan. Para matulungan ka nga sa pagtuklas sa sarili mo, ay sana maklik mo ang link sa post description para sa gabay para dyan. Ibabahagi ko yung mga tanong dito na pinag-usapan natin para mas matuklasan mo kung ano yung sarili mo. Para sa halip na maging kaaway mo ang sarili mo, ay maging kakampi mo na sa landas ng kabanalan. Paglaban natin kung ano ang tama, lalo na kapag kalaban natin yung sarili natin. Palagi naman may tentasyon dito sa mundo ng tao at kailangan lang natin palagi nakabantay, palagi magdasal at magsunod sa landas ng kabanalan. At mas maganda nga ay makasama mo ang komunidad ng mga tao na pareho ang purpose. Kaya nga dito tayo sa Eric Rojas Self-Improvement Community. Yan ang purpose namin dito
para matulungan kayo na magpakabuti nga sa lahat ng aspeto. Maraming salamat po kapatid at God bless.